bagong skills ang natutunan mo during the lockdown? May mga natutong magluto, magtanim, mag-alaga ng mga halaman at iba't ibang pets. May mga natuto tungkol sa stock market. Meron namang nakakuha ng certificates buhat sa iba't ibang Ivy League schools dahil sila ay nag-aral online. God has given us an amazing capacity to learn, regardless of age, as long as we are willing, we will never stop learning. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Romans 12 verse 2 says, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." The Word of God encourages us to transform by the renewing of our mind. That's growth through continuous learning. Paano nga ba tayo magpapatuloy na matuto sa araw-araw? Let me offer 4 suggestions. Unang-una, learn from God's Word daily. 2 Timothy chapter 3 verse 16 says that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kahit ilang beses nating paulit-ulit na basahin ang Bible, meron tayong bago at bagong matututunan pa rin. Ang Daily Bible Reading Guide ng Philippine Bible Society ay napaka-helpful para mabasa natin ang Bible in a systematic way sa loob ng isang taon. Make it a goal to read the entire Bible. You will learn a lot, not just about spiritual matters, pero sa lahat ng aspekto ng buhay natin, relationship, finances, leadership, pati health, mayroong maituturo sa atin ang salita ng Diyos. Never stop learning from the Word of God. Pangalawa, learn by listening to others. During the pandemic and until now, I decided to take some units from the Alliance Graduate School. Last semester, ang pinag-aralan namin ay personal spiritual formation. At ngayon namang semester, parenting enrichment ang kinuha kong subject. The class is online and we meet once a week. I am learning a lot from our professors as well as the sharing and interaction that I have with my classmates. May nagtanong sa akin, bakit daw ako nag-aaral pa? Ang sagot ay simple, dahil marami pa akong hindi alam at marami pa akong gustong matutunan. Never stop learning by listening to others. Pangatlo, learn by reading. Reading broadens our world in various ways. Hindi lang lumalawak ang ating vocabulary. Sa pamamagitan ng pagbabasa, napupunta rin tayo sa iba't ibang mga lugar. Through reading, you are able to travel through time and space. Ilang libro ang kaya mong basahin sa loob ng isang taon? An average reader is able to finish about 12 books in a year. So that's one book a month. Never stop learning by reading. At panghuli, learn by doing. Pagkatapos mong mag-aral, magbasa, makinig, put into practice the new knowledge that you gained so that you can learn more and master a new skill. Hindi ka matututong lumangoy kung magbabasa ka lamang ng magbabasa about swimming at hindi ka lulublob sa tubig para talaga lumangoy, hindi ba? Ganon din sa pagluluto, kahit pa napakaraming masasarap na recipe ang basahin mo at pag-aralan mo, kung hindi ka naman magluluto, hindi mo pa rin masasabing, ay, kaya ko nang magluto ng kare-kare. Never stop learning by putting into practice a new skill and by perfecting it. Si Apostle Paul ay mayroong ganitong paalala sa Philippians chapter 4 verse 9. "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice." May you find joy in learning and in growing every day. Learn from God's Word daily. Learn by listening to others.
learn by reading, and learn by doing. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.